Guys, magandang araw. Ang aking may sishare sa inyo ay kung paano ang paggawa ng drip food stand. Dahil ito pong mga nagdaang araw, tayo po ay dinaanan ng bagyong Ulysses at marami pong puno ang kanyang itinumba. At isa na nga po rito ang kay Mito. Kaya para hindi po masayang ang kay Mito, ako po ay gumawa ng plano kung paano gumawa ng drip food stand. Kaya ito po ang aking ginawang plano. At ako ay gagawa ng mga tatlong piraso nito. Yung aking gagamiting materials dito ay GI pipe na ang diameter ay 1. Kaya ang sukat nito, mga kaibigan, ay ang pinakahaba niya ay buhat dito sa taas ay 4 feet. At ang kanyang taas ay 28 inches. At buhat po dito sa ground, papunta dito sa pinaka bracket niya, yung brace ay 6 inches. At ang taas niya po dito sa taas ay 2 inches para pangharang doon sa drip wood para hindi mahulog. At pwede rin pong lagyan ng butas dito para ipapako yung drip wood para nakapix po, hindi po gagalaw-galaw yung drip wood. Kaya 2 inches po ang taas niya. At ang luwang niya rito ay 12 inches. At ang luwang niya rito sa baba ay 20 inches. Yan po ang sukat na ating gagawin. Kaya gagawa ko ng 3 piraso nito para sa drip wood. Kaya ang tawag po natin dito ay Orchids Drip Wood Stand. Yan. At kaya guys, abangan po natin kung ilang oras ko gagawin dito. Siguro mga 6 na oras siguro, o kalahating araw, tapos na po ang ating drip food stand. Kaya guys, abangan nyo ang aking plano tungkol sa drip food stand. Bye bye! Ito po ang aking orchid stand. Tatlo lamang po muna ang ating ginawa para may lagay na natin ang drip wood. Yan na po ang nakita nyo, ang drawing kahapon, at ito na po ang totoo. Yan na po siya, drawing na ating paglalagay ng ating drip wood. Bukas ay lalagariin ko naman ang drip wood para may patong na po diyan sa ating drip wood stand. Bukas po ay papasabak na naman po tayo maglagari. Kanina ay welding. Bukas ay lagari naman ang ating tools para may lagay ang drip wood sa orchid stand. Yan. So guys, ito na yung aking ginawang plano at aking na natapos ang planong yun. At ito na po ang kinalabasan ng aking plano na paglalagyan ng drip wood. Kaya ito na po ang drip wood na aking pinutol. Pinagtiyagaan kong putulin ng itak
At ito na po yung isa na ipatong ko na. At mga ilang araw, ito ilalagyan ko na ng orchids. Ayan. 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 Sundan po natin hanggang sa malagyan po natin na orchids ang ating drip pod. Hello guys, ito na po ang ating drip pod stand na aking in-drawing noon. Ito na po ang kanyang kinalabasan. At aking na naipatong ang drip pod sa stand. Ayan po. Ito guys, ako ay gumawa ng pagpapatungan ng ating tripod stand. Ito ay aking ginupit na Wilkins. Ginupit-gupit ko. At nilagyan ko ng semento para sa tripod stand. At ako po ay gumawa ng mga dahil tig-apat-apat yun, gumawa ko ng mga 12 na pagpapatungan ng ating tripod stand. Kaya tignan po natin para hindi po kalawakin yung pinakapa. Dito po natin papatong yung tripod stand. At ito na po ang ating patungan ng stand na gawa sa Wilkins para mas magiging maganda ang patungan ng ating tripod stand. At iyan na po ang ating tripod stand. At nilagyan na po natin ng orchids ang ating tripod. Yan na po, mga kaibigan. May upgrades na po. Yan guys. Hindi po ba napakaganda ng ating tripod na meron siyang patungan? Yan po, at nakapatong siya sa ginawa kong semento na galing sa Wilkins. Hindi po ba't napakaganda po para hindi masira yung kanyang pinakapaa. Yan, napakaganda po. Ano po ba? Hindi po ba't napakaganda ang aking maisishare sa inyo. Yan. Kaya kung gusto nyong dayain guys, at panoorin lamang po ang video ni Tatong. Pagkaganda po. Doon sa kabila ay yung nakabakante ay paglalagyan ko ng katleya. Yan. Po, katleya. Yeah, guys. Subscribe sa aking channel, Manuel De Leon, lamang po. At marami po kong maituturo sa inyo tungkol kung saan-saan, mga paggamot sa pag-building, sa music, paano patugtugin ang violin, ang gitara, ang trombone, ang trumpet, ang bariton. Yan, marami pa po. Yeah guys, subscribe sa akin channel, Manuel De Leon. Bye bye guys.